Mga kagaw negosyo, kilalanin natin ang ating mga bagong kapartner sa advokasya, ang UNO International Corporation, na kaisa natin sa pagsulong ng entrepreneurship sa bansa. MLM Multi-Level Marketing or Network Marketing is actually a channel of distributions of products and services through word of mouth and I would say through people as our distributors, unlike the traditional business, which is gumagamit sila ng tri-media, TV, radio, newspapers, or even celebrities. So yung expenses because of using this tri-media, yun naman yung binibigay namin as rewards sa mga distributors na nagmamarket ng mga products ng UNO. Ang advantages ng UNO over traditional businesses, unang-una yung capital, medyo mas maliit siya. And of course, compared to traditional businesses, wala tayong tinatawag dito ng mga overhead expenses such as franchising fee, rental, or utilities, or even compensation or salaries sa mga employees. Not to mention, yung potential ng income is mas malaki, lalong-lalo na dun sa mga talagang hardworking. Kasi yung overhead expenses na supposedly binabayaran nila sa rental, sa franchising fee, is nawawala na yon. Kaya yung profit nila is nagiging mas malaki. Almost 10 years kami nag-network before tinayo tong UNO. So kaya lang, may mga sad experiences kami sa mga nasabihan namin kasi after 1 year, 2 years, nagsasara na yung mga companies na rin namin. Bilib na bilib kami sa konsepto ng network marketing, kaya lang wala na yung tiwala namin sa ibang company. Since kami naman lagi yung top leader ng company sinabiha namin, we decided to put up our own na lang. So more on accidental tong UNO. Ako mismo, I started as an employee, 11 or 12 years din ako naging empleyado. Yung kaibahan is nakita ko yung advantages ng pagiging isang negosyante. Nagtatrabaho ka kung magkano yung gusto mong kitain. Yung mga parents namin talaga, in-encourage kami, bata pa kami, na mag-aral ka mabuti, no? Para malaman mo yung in and outs, no? Para negosyo ka. And usually, sa iba, ang sinasabi, mag-aral ka mabuti para magkaroon ka ng magandang trabaho. Objective namin, yung kami kasi, galing din kami sa wala, no? Tapos gumanda yung buhay namin dahil sa network marketing. Yun ang objective namin, tinayo namin UNO para ituloy yung ano na yan, yung advocacy na yun. Ang vision namin dito sa company, to become number one sa country natin, di ba? Yun ang una, which is na-achieve na natin. So ang next namin, to become number one sa buong mundo naman. In 5 years of operations, we have more or less 100 branches nationwide. We also have international branches such as in Hong Kong and in Macau. And yung maganda rito, very soon we will be opening up in Indonesia, also in areas of Kingdom of Saudi Arabia and USA. And not to mention, we also have created 500 or more than 500 distributors who are already millionaires on their own. And sa product lines naman, we started 5 years ago with only 3 products. Right now, we have almost 40 products. And parami pa ng parami. May mga challenges sa lahat naman ng businesses, no? So, may tatawag tayo mga bad eggs sa, sa company or sa marketing. Which is yung usually nag-misrepresent. Okay, ito na nga yung marketing plan namin. Ginagawa nilang mga shortcuts para mas mabilis yung transaction. Pero in a way, nakaka-damage ang company pag may mga nagreklamo. Karamihan sa amin, mga estudyante, no? So, yung iba, magandang ginagawa nila kasi imbis na tumambay, imbis na magbisyo or drugs or mag-uminom lang ng buong hapon, at least, productive sila dahil ginagawa nila UNO. Pero meron naman iba na sinashortcut na naman, sasabihin sa mga estudyante na wag na mag-enroll, yung enrollment fee, i-join naman ng UNO at mag-focus na sa UNO. Which is talagang hindi namin pinapayagan yung kasi yung long-term effect nun, magagalit yung mga social community like yung mga parents, religious group, kasi
hindi namin tinutuloy. Actually, may mga award kami na pag tumaas yung grades mo at kumita ka dito, may mga awards ka matatanggap. Yung future plans namin na siyempre, improve lahat oh, from products. Hindi kami titigil hanggat hindi makompleto yung lineup niya na halos lahat ng basic commodities sa bahay eh, magkakaroon kami. Tapos pangalawa, yung mga office natin, siyempre palalaki natin lahat yan halos kasi hindi na nga magkasya from head offices hanggang sa mga business centers namin nationwide at worldwide. Tapos, yun nga, yung nakaraan lang, na-certified tayo na ISO certified kasi gusto natin yung company natin, yung management globally standard. Yun. At marami pa, tapos next na ano namin, ma-awardan na sa super brands or trusted brand. Regarding Manny Pacquiao, he started as a distributor. Distributor siya, no? Ng Uno mismo, nakita niya yung ganda ng ano ng negosyo ng Uno mismo. And then right after that, we requested for a meeting with him. And during that meeting, we find out that we have the same passion. Yung passion na tumulong sa kapwa Pilipino, sa mga kababayan natin, na mabigyan ng magandang negosyo. Hindi lang niya mismo tinutulungan yung negosyo ng Uno, kung hindi ikinakampaign niya pa yung Uno sa lahat ng mga kababayan natin sa buong mundo. Yung maganda rito sa Uno is ang ibinibigay sa iyo hindi employment, ang in-offer sa iyo is actually a business. Wala kang boss dito, gigising ka kung anong oras gusto mong gumising, pupunta ka kung saan gusto mong pumunta, kakausapin mo kung sino gusto mong kausapin, kikilos ka kung magkano yung gusto mong kitain. Sa mga go negosyo natin diyan, ang advice lang ko lang sa inyo, pag magninegosyo kayo, kailangan talagang pag-aralan niyo mabuti. Kailangan hands-on kayo, totoo kayo sa negosyo niyo. And dapat lagi may bagong ideas, no, na talagang lumalabas, no. It takes time, no, para maka-take off, no. So, pero definitely pag alam mo 'yung ginagawa mo, magiging successful 'yan. Kung meron kang alam na traditional business at meron kang kapital, you go for it. Pero kung wala kang kapital and yet gusto mong maging financially stable, subukan nyo ho yung negosyo ng Uno. Dito sa negosyo na to, ang puhunan mo lang yung sipag, yung tiyaga mo, yung determination mo at yung pangarap mo na maabot yun. Dito sa Uno, lahat ng pangarap mo, walang imposible.